Boss, kaya nandito na ako sa ano. Kala mo may intro kanina. Hello mga boss, kamusta kayo? Yan. Ang lakad ko for today is kay Tatay Boying. To be honest, talagang halos clueless ako. Alam ko lang talaga yung pangalan ni Tatay Boying. Yun nga, nickname pangalan eh. Ni Tatay Boying. Si Tatay Boying mga boski. Posibleng sana yung inahanap ko, yung nakwento sa akin ng mga legend na may malupit na F1 ZR na talagang namugo rin. Talagang malakas din yung gawa niya nung kapanahonan ng kainitan ng mga two-stroke. Hindi rin basta-bastang mekaniko to, si Tatay Boying talagang totoong legendary. Kaya doon nahirapan ako sa paghahanap sa kanya, awa ng Diyos, nagbunga na ito, nagkaroon na ako ng contact na pwede siyang puntahan. Pero bago yun, syempre mga boski, baka hindi pa kayo nakasubscribe, tapos palike na rin ang page natin sa Facebook. Okay, and syempre magte-thank you ako sa mga sponsors natin, lalapag natin dyan sa screen: Burnt Manila, Taikid Moto, Chokoy's Kipares, Up and Rise Clothing, Ace King Apparel, and syempre ang Team Motorero Sportswear. Tapos syempre magte-thank you tayo sa Two Stroke Family, KR150 Nation and KR150 Pilipinas, baby. Alright, medyo traffic dito. Yun ang sinasabi natin mga boski. So ayun, medyo mahaba traffic dito. I-update ko kayo mamaya mga boski. Ayan mga boski, si Tay Boying. Naispatan ko na, alright. Napaka-cool lang. Tay, isang bagsak muna. Isang bagsak eh, nagulat ako eh. Ayan, Tay, thank you na marami ulit sa ano, sa pagpayag. Alam ko, sobrang busy mo. Ito na yung mga gawaan ni Tay Boying ngayon. Ayan o, big bike. Pati doon sa loob na yan, big bike. Pero mayroon pa rin siya mga two-stroke. Eh, kaya pinuntahan ko si Tay Boying. Kasi nga, yung mga legendary na puntahan natin, lagi siya nababanggit. So, hindi pwedeng hindi natin makokontent. Tama ng Diyos, nakita ko na. Ayan. Tay, paano ko nag-start talaga dito sa pagbumotor? Focus na muna tayo sa two-stroke. Two-stroke. Actually, yung two-stroke eh, nung panahon nung nauna muna yung two-stroke bago yung Krypton eh. Ngayon, yung two-stroke ng mga F1, yung mga bata, nung panahon na yun, uso-uso karera eh. Kilala na kami sa, ano, sa four-strokes, yung mga Krypton nga. Pero, siyempre, yung mga bata, mas mura yung F1 eh. Second hand, nakakabili sila. Problema nila, hindi ganun katulin. Ang taang Pilipino, ang mga bata, pagka sumakay sa motor, gusto laging speed ang pinag-uusapan dito eh. O, di ba? Laging tinatanong, hanggang anong high, anong takbo niya, anong high speed yan? Lagi anong top speed, laging ganun eh. Minsan, nasa kalsada ako, hinabol niya ako. Sabi niya, Ma'am Boying, kayo ba yung gumagawa ng four-stroke ni JR? Oo, ako. Kasi meron ng two-stroke, baka gusto niyong tulungan. Oh. Eh di ba, tingnan natin. Eh di ba naman ako umahawak ng two-stroke. Pero alam ko na may makina yun, paano gumagana yan. Pero tingnan natin. Hanggang sa... Doon nagsimula, yung F1 ZR niya. Kinargahan namin, siyempre, unang-unang yan, mga Port and Palis. Tapos sa sumunod, yung mga expansion jumper, yung Tambucho. Malalaking yan, malalaking factor dyan eh, sa mga two-stroke eh. Port and Pies Factor. Tapos, hanggang sa dumating na kaming nagpapalit na kami ng mga reed valve. Una, may mga malosi pag nabibili mga carbon type na ano eh, na yung flap valve pa tawag ata. Ayun, na kino-convert. Kasi may idea na kami, hindi na may idea, explain, panahon na yun, alam ko na kung paano tumatakbo ang two-stroke, four-stroke, jet engine. Anong taon to? Nako. Imagine mo na, yung bago-bago pa lang ang Krypton nung buhay pa si Michael Bunso. Si Michael Bunso, bata pa. Batang-bata pa si Michael Bunso. Hindi ko ma-recall, pero send ko na lang sa'yo pag... Oo, oh, 90s. Baka may Alzheimer na rin ako. So, ayun na nga. Nung una,
problema, CDI, kung paano gagawin. Limitado ang pyesa eh. So, convert na lang. Dahil bago naman lumabas yung F1 Sayer, lumabas na yung mga jug eh. Nandiyan na yan, mga DU, jug, nagbabakbakan na yung mga yan eh. So, ma-arbor na lang kami ng mga pyesa dyan sa mga ano. Porket Yamaha siya, so kumukuha kami ng pyesa jug, yung mga CDI na i-convert namin. Kasi alam ko naman paano mag-convert eh. Kung saan mo i-wiring, yun lang naman problema, ang importante ron eh. Alam mo paano pagaganahin. Yeah, yung mga ganyan, hanggang sa sumasali na kami sa mga karera, dahil alam mo yung mga bata, mainit. Sikat sila eh. Minsan, yung habol, yung prestige. Yung Parang legacy ka. Oo. Dumarating kami sa ano ha, sa puntong minsan kumakarera kami, nag-chat-chat yun, yung number one kami, tapos yung number two kami pa rin. Kaya nga nung pagka nagpa-final na yan, nagugulat sila eh. Sa final, maglalaban, parehong motor namin. Minsan, matatawa ka rin eh, mga usapan nila. Nung persa kayo second, sabi niya, sige, paunahin kita, akin ang pera, akin ang premyo. Sa'yo ang trophy. Parang may mga ganun silang deal eh. Kaya pag arangkada yun, alam mo na kung sino mananalo kasi pagbibigyan ng isa eh. Para, alam mo na, magkasama eh. Kaya non-bearing na talaga sa totoo lang eh. Formalidad na lang yung makita mong tumakbo eh. Ganun na lang yun. Pero ito tay, may nagturo sa'yo, ano yung unang motor mo talaga, nung kabataan mo talaga? Kung unang motor, baka hindi nyo alam. Ang motor ko na, unang motor ko, front wheel drive na motor. Hindi nyo pa narinig yun, no? Meron bang motor meron bang motor na front wheel drive? Meron, no? Yung Velo Solex, i-search nyo, Velo Solex, gawa ng France. Yung makina nga nasa harapan. Nung panahon na, elementary pa lang ako. So, imagine mo, senior citizen na ako, ilang taon na yun. So memorable to tay. Ito yung pinakauna mo. So, yan yung motor na yan. Velo Solex. Binili ng father ko yun. Muro pa na. Velo Solex. Tapos dito ka na nagkalikot tay sa Velo Solex na to? Hindi naman. Actually, pagka nasisira, nadala namin sa casa. Hindi naman. Elementary lang kasi ako nun. Pero ikaw tay, sa pagmimekaniko, kailan ka talaga nag-start yan? Ganito yan. Ako kasi pinanganak ako sa talyer eh. So, namulat ako. May talyer na tatay ko. May talyer ko. So, exposed ako sa yabe, gamit, flies, yung screwdriver. Tanong mo sa akin ng elementary, alam ko lahat yan eh. Kasi, nung araw, gano'n naman eh. Tumutulong-tulong ka sa tatay mo. Natututo ka rin. Ngayon, hindi naman sa motor ako natuto. Marami naman akong mga sasakyan, kotse. Hanggang sa nag-take din ako ng aircraft mechanic, ganyan. Kumuha ako ng si mechanical engineer sa ano. Mga ganyan, mga true experience. Basically, sa amin, yung mga motor, pare-pareho lang yan. Yung engine, two-stroke, four-stroke, four-cylinder, two-cylinder, ganyan. Kaya isa lang naman yan, combustion engine din ang tawag dyan. Yun lang, kung anong uso, andun lang tayo. Uso F1 Sayer, di yun ang pagandahin natin, F1 Sayer. Nung panahon nang wala pa F1 Sayer, nasa 4-stroke kami. Yun, mga Krypton. Kasi nung araw, sa totoo lang, huwag naman ma-open yung mga may F1 Sayer, mga 2-stroke. Nung araw, pag naka F1 Sayer ka, yan yung motor ng Mumbai. Yun yung motor ng Mumbai. Kasi yun ang unang lumabas, bago yung Krypton eh. Bago lumabas ang Krypton, F1 Sayer muna siya. Una nga, hindi pa F1 Sayer eh. Ano ba yung Yamaha C1 ba? Hindi, sorry, hindi ko na matandaan. Force One, oh, tama, Force One. Tapos yan, yung mga lumabas na F1 Sayer, mga walang clutch yan. Ako rin ang unang-una nag-convert niyan, nilagyan ko ng mga hand clutch. Kasi siyempre sa drag, kailangan mo yun eh. Kailangan mo yun, paano mo laro yung RPM eh. Hindi pwede yung walang clutch eh. Kaya kami, nagugulat sila. Kami naka-clutch na. Yung kalaban namin, nulas lang clutch. Siyempre, lamang ka na ron. Ito tayo pala, itong F1 na to, ito yung nakita ka nung bata, tama?
Nung nakita ka ng bata, hinabol ka. Oo, ito yung EPA na yan. Oo, tinumbert ko ng clutch. Posibleng ito rin yung mga nakakalaro nila nung mga taga Saranay. Yung mga taga Bagumbong, pwedeng ito rin talaga yon. Ah, oo, so, ano yan, legendary na yung EPA na yan. Na, kumbaga sa ano eh. Bihirang-bihira matalo yan. Kilala yan, hanggang Talavera, hanggang Bataan, Maribeles, marami yan, Taytay. Kanimutan yung mga kumakarera dyan sa Taytay, eh. Kilala kami yan eh. Ah, okay. Ibig sabihin tayo, kumbaga, pinaset pala sa Taytay, tas minsan sumasama ka sa laro. Minsan sila na lang din. Ay, hindi, kasama talaga ako sa laro. Ah, laging kasama. Hindi nila ako iiwan dahil ako ang anil na eh. Dahil yung mga bata, wala namang alam eh. Oo. Meron nga kaming karera sa Murong eh. Sa pagmamadali namin, binababa namin yung motor. Kasi pinawasing muna nila eh, bago para maganda eh. Eh ngayon, sinakay namin doon sa sasakyan. Nung pagsakay namin sa sasakyan, tinatawag na yung entry. Eh, naka-entry na kami. Kaya nagmamadali kami, eh, in-assemble namin. Eh, nung tumakbo, nagulat sila nung andaron yung F1 namin. Gulat na. Eh, kilala na kasi identify na yung malakas yung F1 eh. Aba, nung unang bitaw eh, nagulat sila eh. Hindi kami umabot, kulelat kami. Ang layo ng iwan sa amin nung kalaban namin. Kaya, inayos namin, nagmamadali kami. Itinawagan ng inardingan na nga kami, kundi daw ano. Nadali naman, nalinis namin yung carburetor. Ayun, nung naayos na, ayun na, medyo nanalo na kami. Nung pagkatapos ng karera, imagine mo ha, pagkatapos ng karera, nung nanalo kami, may lumalapit sa amin, nagpapasalamat, sir, salamat to. Bakit? Sir, nanalo ako doon sa motor na pinustahan ko. Puta, kako, pinapustahan mo. Nagsusugal ka na, kako. Yung mga nakakatawa rin na natutuwa sila na nanalo yung motor. Si Isaac Bauson. Si Bauson, yan. Ayun, mali ata yung tanong doon sa pangalan. Ayan, yung mga kumakarera sa circuit kasi yan. Eh. Kilala kami yung taga Murong yan. Ayun, andun siya, tuwan-tuwa. Ayan, dati pala tay, madalas ang drag race dito sa Murong. Ay, hindi. Kalat yan. Ah, okay. Nung araw, kalat yan. Sa kalsada lang yan. Nagkakatalo na. Yan yung marami na aksidente. Hanggang sa kabanatuan eh. Mga kasi... Siyempre, hindi naman nila kontrolado. Karerang ano lang yan. Abutan lang yan. Yung usapan lang yan. Oo, ganyan yan eh. Marami nung araw. Grabe ang ano dati. Kaya minsan, may mga aksidente. Kaya nga tayo. Oo, hindi kasi kontrolado eh. Dito tayo sa F1, ano yung parang isa sa naalala mong natalo kayo? Na kumbaga nakaset talaga yung makina. Yung hindi mo na-expect na tatalunin. Hindi, minsan kasi yung mga rider ko rito. Alam mo mga bata, kasi may edad na rin ako, imagine mo. Siguro by that time, ano na edad ko na nung kumakarera yung mga bata na yun. Mga 50 plus na rin siguro. Ano sila? Bata pa, mag-aaral pa. Bang dala ng... kayabangan. Lahat na makitang motor, masyado silang tiwala rin sa gawa ko. Masyado silang, alam mo, panatag na lahat. Kala mo, tatalunin na ata lahat. Parang ganun. Minsan, dumayo pa sila sa, ano eh, sa Makapagal eh. Makapagal. Ayan, talamak na karerahan talaga yan. Nag-set sila. Nakalaban nila, 250 NSR. Kakapunta nila ba nila yung NSR? Loko pala kayo. Hindi, mabuhay. Tinalo namin eh. Ah, tinalo ba? Hindi, tinalo na ng first seat. Pero ng second, hindi nagpalit ng ano, hindi na nila ano. Pero, ibig sabihin, hindi man lumayo yung talagang ano, NSR na yun, 250. Ilang meters pa dati tayo? Ano, 400 talaga. Walang walang, walang 200 pa. Doon. 400 talaga, bakbakan. Para saksakan lahat, oo, no? Yeah, sa Taytay, marami dyan. Nung lumabang kami dyan, ang namamayana dyan, puro... Leo Star eh. Leo Star, ilang legs yung sinalbana namin dyan sa ano, sa Taytay na yan. Hanggang sa naubos namin yung Leo Star. Kasi undisputed na eh. Inubos mo na yung kalaban mo lahat eh. Eh yung F1 na tayo. Yun, F1 yung pinanlalaban namin doon. F1. Hanggang sa... Wala na. Hindi na sumali mga Leo Star. Dahil alam na nila matatalo sila. Hanggang sa natigil na yung karera. Dahil wala na sumasali.
Kaya sa Taytay, ganyan nangyari dyan. Maraming ano dyan, na-layoster ng panahon na yun. Oo ba? Kahit hanggang ngayon, Tay, kung hindi ako nagkakamali, bantang San Mateo, marami pa sila dyan. Oo. Taytay. Tay, gusto ko rin maano, maliwanagan kasi nabanggit sa akin na nung panahon na to, nung binubuo mo tong F1, wala pang gumagamit ng red bulb eh, yung inibang red bulb eh. Diba? Red bulb na kasi yung F1. Pero red bulb, tama. Alam ko, may ginawa ka pang conversion, kaya wala talagang tumama. Ano ba yung nangyari doon? Ay, hindi. Kasi, nung panahon na yun, talagang wala, hindi ka mo nakakabili ng mga natag ng bolt-on eh, yung mga aftermarket na bolt-on. Yung bolt-on, pagkabili, may kakabit mo lang. So, kumukuha kami ng mga red bulbs, malalaking big bikes, sa mga, yung big bikes, mas malaking CC, mga 200cc, mga KMX, yung ganun. Yun ang ginagamit namin. Kaya lang, malaking trabaho rin. Kasi, yung butas noon, hindi naman pareho ng butas eh. Gagawa mo talaga ng mga adapter. Ang lamang ko lang, masinis kasi ako, marunong maggumamit ng masin eh. May mga torno kami eh. Meron kami yung mga milling machine. Alam kong gamitin. Kaya yun, nakagawa ako ng mga adapter para maikabit ko yung red bulb ng 250 doon sa 110 na. Tapos, beside that, yung piston namin malalaki na rin. Hindi na rin ordinary piston. Tapos, yung mga tawag ito, yung mga butas yan, yung mga, alam mo naman, yung mga two-stroke, wala naman barbula yan. May mga butas yan eh. So, sport, ganyan. Mga porting yan. Namin yan, may ginagawa kami yan. Ang ano na yan, bottom line mo yan, kailangan mas marami pumasok na fuel at na mix na sa air na tama para magbigay ng magandang power. Ganun lang naman yan eh. Alam naman natin yung paano nga gagawin yun. Yun lang ang panahon namin. Talagang mag-e-effort ka. Hindi ka makakabili. Wala kang mabibili. Hindi ka mukha ngayon. Nakakabili ka ng saan eh. Sa Malaysia eh. So, sa Thailand. Nakakabili ka ng mga black. Ano na, radio, ano, bolto na meron. Kumbaga, parang nag-time travel ka pala, Tay. Parang ganun. Yung technology ngayon, ginamit mo na noon pa. Hindi. Kahit anong araw eh. Pati piston. Ang hirap kasi nung araw, pagka bibili ka ng piston, maghahanap ka, ang sasabihin ng tindera, ay wala kami niyan kagad. Hindi, kailangan specify mo kung ano yung binibili mong piston. Ang piston, kailangan imamats mo lahat sa yan. Kailangan perfectly match sila eh. Kaya malaki. Hindi mo pwedeng mababa, hindi pwedeng mataas. Sa rebore, Tay, ikaw na rin. Sa rebore, medyo sensitive kasi yung rebore, kaya nagpapa-rebore na rin. Mura lang naman ang rebore. Parang pinareborn mo sa nagtatricycle yung kasama na reborn. Hindi naman sensitive lang yung makina. Hindi naman kami malalas nag-reborn kaya wala kami yung makina. Pinare-reborn lang namin. Stock black pala tayo yung gamit mo pero naka-reborn. Oo, naka-reborn. Pero dumarating kami yung stock black na yun na kinapalitan namin yung sleeve. Naglalaki na kami. Yun ang minsan din nila alam yun. Kaya, kasi exposed ako sa makina eh. Kaya alam ko eh. Alam ko rin ng ano. Yun lang, kaya minsan mahirap matalo yung F1 namin eh. Sa totoo, naging legendary na talaga yan. Masyadong ano. Kung talunin mo kami, talagang nandadaya na yun. Sa mga, may mga banda ron, sa bandang norte, merong mga taong ano eh, anong utak eh. Talagang dadayain ka na lang. siguro, gusto mong manalo. Pero minsan, di pa rin manalo eh. Kahit na dinadaya ka eh. Ganun talaga eh. Sa mundo ng racing tayo, siyempre ikaw, kumbaga, isa ka sa mga nagpasaya talaga sa mundo ng racing, tapos bigla kang nawala eh. Kung ano yung, parang kung ano yung season, nandun ka. Kagaya ngayon, nasa big bike ka na. Inega ito yan. Kasi nung panahon namin, itong mga bata to, ano na to eh, mga batang ni-refer ng kaibigan ko, naka-edad ko. Sabi niya, dali mo kay Mamboy niyan, kaya yan. Nagkakarga ng ano yan eh, ng mga sasakyan. Ngayon, ang nangyari, problema, itong mga bata to, mga estudyante, wala namang pera eh. Walang budget. Kaya kung ano, tipid racing kami nung araw eh. sa totoo lang, tipid racing. Nung nananalo, talagang yun, tuwan-tuwa. Talagang,
yun na, masaya ka rin dahil nakita mo yung effort mo, nagbunga naman, ganun lang. Oo. Pero sa totoo lang, tipid racing kami, hindi kami yung talagang bibili kami sa Thailand ng crankpin, biling ganun. Wala, walang ganun ng panahon na yun. Gagawa ka talaga, ikaw naman titisay sa sarili mo kung paano gagawin matulin. Talagang halos lahat pala sa'yo, Tay. Kumbaga, ikaw na yung nagpa-fabricate eh. Oo, parang ganun talaga. Parang ganun. Imagine mo, malagyan mo ng clutch yung F1 sa AR, sila hindi na malagyan. Ako, nalalagyan ko ng clutch. Oo, eh, anong taon to? Kumbaga, walang nga, wala, idea. Wala. Meron lumabas, Daito na talaga, yung original ng Japan. Eh, bihirang-bihira yun. Sa mga nakalaro na itong F1, Tay, sino yung parang pinaka hindi mo makakalimutan na laro ng F1? Paanong laro natin? Yung pinaka-memorable talaga, nananalo siya. Nananalo siya sa Saranay. Hindi kasi gito yan, sobrang dami, dami, marami, pero halos kaya kong magkwento, kaya haba na yun. Yung minsan pagka nakita namin, nadaan ako doon sa Saranay, may nagkakarera, tinignan ko. Ah, okay, nagkakarera po ito. Nanood ako, parang hindi mo lang kilala ron. Tapos nakita ko, may mga tumatakbong two-stroke. Hanggang sabi ko, patulang kaya natin to. Pero na, ang ginawa namin nung panahon na yun, hindi ako nagpapakita dahil kilala ako eh, pag nakakita ako. O, sabambuyin yun, puta, yari tayo dyan. Eh, mga nakalaban namin doon, SD3, Brutus, saka kung ano-ano pa. Eh, siyempre, sa totoo lang, wala silang ulang na ipanalo sa amin kasi ganun lang naman. Alright, sorry talaga. Hindi naman, eh, ganun lang eh. Una-unahan lang eh, weather lang. Yes, legendary ka na talaga. Tsaka, naman. Kumbaga, humble pa rin talaga. Tsaka napaka-solid ni Tay Boying. Big shoutout kay Tatay Boying talaga. Napaka-cool lang kausap. Kala ko kanina, seryoso kasi sobra. Sabi ko, patay, hindi ko alam kung paano kakausapin. Tag dito, Tay. Sa mundo ng karera, kaya mo bang magbigay ng isang pangalan na pinaka-challenge ka? Yung parang sa tingin mo ito, magaling to. Magiging magaling na mekaniko to. Bisip tayo, marami tayong kaibigan eh, baka sumablay. Hindi, yung mga kaibigan nila, sila Turbo, sila Yolak, mga kaibigan, Four Brothers. Naglalaban mo, ang nakakalaban namin dati, mga Four Brothers, pero naging kaibigan namin yan, sila Joy, sila Talawe, mga magkakapatid yan eh, kaya Four Brothers. Sila rin mga isa sa mga naunang pupunta sa Thailand na nagpaparating ng mga kit ng pangarera, mga aftermarket. Ngayon, sa mga kumakarera, marami eh. May papayo mo sa mga bagong sibol na mekaniko ngayon? Hindi, ganito lang yan. Talagang wala naman tayong pinanganak na marunong na eh. Medyo aralin nyo. Minsan matatalo kung ikaw gusto maging race mechanic. Siyempre, huwag mong asahang lagi kang mananalo. Eh, pagkakataang matatalo ka rin na matatalo ka rin. Tuloy-tuloy mo lang, pag-aralan mo lang mabuti kung paano. Minsan, mas madali nga ngayon dahil andyan na si Google. Mag-aano ka lang. Ganun, aral-aral lang. Ganun. Search mo lang. So, alright. So, paano? Ayan mga boss, nakompleto na natin yung content natin kay Tatay Boying. Nakasama na natin siya. Tay, thank you na marami sa oras mo. Ayan, may mga pasasalamatan ka ba, Tay? Hindi, wala naman. Sa mga nagmumotor, ingat-ingat lang tayo. Siyempre, alam naman natin yung motor. Basta binitawag mo yan, tutumbo mag-isa yan. Eh. Yeah. Hindi naman tatayo yung parang kotse yan. Bali, iwanan mo yung kotse, nakatayo pa rin yan. Yung motor, iwanan mo yung pag-andi mo yung tutumbo. Kaya ingat lang tayo sa motor. Ganun lang yun. Alright, Tay. Thank you na marami, Tatay Boying. Isang bagsak muna ulit dyan. Ma, alright.